pas la rivière. Sa katang mati agad eh. Mati. Matita naman yan. Ha, maganda. Photographer ko. Yan yung tao, ibisuran kong sulit. Ako ka rin, darang bengen niya. Luto lang ano. Sige ako pa. Mag-try si driver mo pa. Bro, paulit ng sir Deta kong gawa. Thank you.
in the next episode of Business Unusual. Learn about the business of real estate and commercial leasing with Mr. Louis Reyes of JRCELV Realty and Development Corporation on BizBuzz. Nasa pandemya tayo, no? Since ang focus po ng inyong negosyo is on commercial leasing, ano po ang naging epekto naman ng pandemya sa negosyo po ninyo? We've noticed sa mga aming tenant, kapag essential yung produkto nila, services, they're doing good. Pero unfortunately, ito yung nangyari. We have one tenant, furniture yung tinitinda niya. Wala pong pumapasok na customer. And they're paying rent to us. So, what will happen now? Kung meron na sustain na negosyo na essential, meron ding hindi. Chill place plus good comfort food? You're gonna love Casa Tigre in Angeles City. Let's get this bread at the newest cafe in town. Our Daily Bread Cafe. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto. Only here on CLTV 36. Kapampangan ni sakwak, kinlegwa naning alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lubut, karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilugting pusumi at inkang dambana, luit ka, luit ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilug din puso ating kang dambana. Kapampangan, luit ka, luit ka, palsintan ming kapampangan.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga, pangalawa sa may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 itong April 24. Pagbili ng AstraZeneca vaccines, ipagpapaliban muna ng Mablacat City Government. Healthcare system pwedeng gawing accessible sa pamamagitan ng mga mobile clinic ayon kay Senator Ontiveros. At top 5 most wanted ng dinaluhihan, arestado. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Kapalin pumangalawa ang Pampanga sa mga lalawigan sa bansa na may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 nitong April 24. Batay sa datos ng Department of Health, 511 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Bababa lang ng konti sa Cavite na nanguna sa bilang na 574. As of April 25 naman, umabot na sa 15,067 total cases ng COVID-19 sa lawigan sa DOH. 2,867 dito ang naitalang aktibong kaso sa nakalipas na 2 linggo. Samantala, nangunguna pa rin ang lalawigan ng Bulacan sa may pinakamaraming total cases ng COVID-19 sa bilang na 36,959, kusang 5,705 dito ang naitalang aktibo sa nakalipas na 14 na araw. Imbes na AstraZeneca, ang US-made vaccine na Novavax ang binabalak ngayon na bilhin ng lungsod ng Mablacat. Ayon kay Mayor Chris Garbo, isa sa kanilang naging basehan ay ang mas mataas na efficacy rate ng naturang bakuna, ayon na rin ang availability nito na inaasahang darating sa third quarter ng taong 2021. Narito ang report. Novavax na ang bakuna na inaasahan umanong may pagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Mablacat City para sa mga Mablakenyo. Sinabi ni Mayor Chris Garbo, tugon ito sa nakita nilang pulso ng mamamayan. Isang malaking aspeto na dapat ikonsidera ng LGU sa proseso ng procurement ay hindi lamang ang halaga ng bakuna, kundi ang tinatawag umanong acceptance rating. Kasi po dati, nakipagkontrata na po tayo sa AstraZeneca. Ngayon po, dahil nga po sa agam-agam na maraming lumalabas, minarapat po nating palitan ngayon ng isa yung Novavax po. Yun po ang bibilin natin ngayon na isa pong mas mataas din po ang effectivity rate po nito na ginamit po sa iba't ibang bansa sa Europa hanggang dito sa Asia. Sa estratehiya ng lokal na pamahalaan, ang pagkuha ng census ay hindi lamang mangyayari online upang bigyan ng konsiderasyon ang walang akses sa internet. Sinabi ni Garbo na magmamano-mano ang mga nasa barangay level sa pagkuha ng master listing sa mga benepisyaryo ng bakuna na naaayon din sa priority list ng Department of Health. Ang higit na prioridad niya ng malaking alokasyon ng LGU sa bakuna ay ang mga nasa below poverty line. Siyudad ng Mablacat na nasa below poverty line, no? Yung pong mahirap po nating mga kababayan na wala pa pong kakayaan para po makabili ng sarili po nilang bakuna. Yung pong mga business sector na may kakayanan, yung meron po silang mga empleyado na sila po ang priority nila, i-alisin na po natin yon. Ayon sa city government ng Mablacat, nasa higit 200,000 ang populasyon ng lungsod. Wala pang katiyakan ang laki ng alokasyon ng bakuna na maipagkakaloob ng national government, gayon na rin ng Provincial Health Office ng Pampanga. Bukod sa mataas na acceptance rating ng Novavax, ang accessibility din umano nito ang pinagbabasehan ng lokal na pamahalaan para ito'y maisa lang sa procurement mula sa tripartite agreement nito sa national government. Matatandaan nitong March 15 ng kasalukuyang taon, ibinalita ni Vaccine Czar Carlito Galvez na naisecure na ng bansa ang 30 million doses sa US drug maker na Novavax. Inaasahan itong darating sa ikatlong quarter ng taon. Sa COVID-19 tracker ng DOH sa distribusyon ng mga dumating na bakuna sa bansa, umabot na ito ng higit 3 milyong doses as of April 13. Ang Sinovac na donated na nasa 1 milyong doses at 1.5 milyong doses na binili naman ng gobyerno.
Nasa higit kalahating milyon naman ang AstraZeneca vaccine. Halos kalahati pa lamang ang nai-roll out o kabuang 1,562,563 total doses administered out of the available simula pa noong April 20. Nasa 76% naman ang na-administer na sa first dose mula sa total na 1,780,400. Paolo G. Santos, CLTV News. Maliban sa pag-iingat na mahawaan ang COVID-19, nagpaalala rin ng mga eksperto na dapat tutukan ngayong pandemya ang mental health ng bawat isa. Mabuti rin na laging kumustahin ang lagay ng sarili at mga mahal sa buhay. Ang mga red flag o senyales na nakararanas na ng mental health problem ang isang individual, ating alamin sa ulat ni Rainiel Alves. Bukod sa pangamba na mahawaan ng coronavirus, patuloy ring inuusig ng pandemya ang mental health status ng karamihan sa ating mga kababayan. As of April 25, umakyat na sa 16,783 ang bilang ng namatay sa bansa dahil sa COVID. Kaya naman para sa karamihan ng Pilipino, kaligtasan ng kanilang buhay ang pangunahin nilang inaalala. Iniisip natin sa sarili natin kung paano tayo maging safe. Kasi baka lalo akong madaling mamatay. No, kasi natatakot ako sa nakita ko sa TV . Kadalasang nakadaragdag sa mental stress ay ang kawalan ng sapat na kita, tuluyang nawala ng trabaho, pagkakasakit, pagkamatay ng mahal sa buhay at nagsangasangang problemang dala ng COVID-19 pandemic. Ayon sa psychologist na si Dr. Michelle Ann Abundo, mayroong 4Ds na tinatawag para malaman kung kinakailangan na nga ba ng professional help ng isang individual. Una ay ang dysfunction o kung biglang nawala ng interes sa pangkaraniwang gawain. Parang tingin mo hindi na siya na mukhang hindi na naliligo, hindi na nagsusuklay, or hindi na nagsisipilyo, hindi na nagpapalit ng damit. So that's considered as dysfunction. So hindi natin alam na baka naman mamaya meron na siyang pinagdadaanan. Isa pang red flag is yung hindi na siya nakakatulog na maayos at hindi na rin siya nakakakain. Pangalawa ay ang distress o mga bagay na patuloy na bumabagabag sa isang tao. Mga maliliit na bagay na madali sila nai-stress na napapanaginipan pa nila hanggang gabi, naiisip nila hanggang sa pagising sa umaga. Pangatlong sign ay ang deviance o pag-iiba ng ugali o hindi pangkaraniwang kilos. Halimbawa, every 3 p.m. biglang humahalakhak, biglang tumatawa. Pero in that kind of aspect, kailangan natin i-consider kung cultural ba yung behavior niya yun. Kasi baka mamaya dun pala sa ethnic nila or sa lugar nila, every 3 p.m. talaga kailangan nilang pumalakpak, ganyan. Pero kung hindi naman pala talaga or talagang personally lang yung ginagawa, yun, hindi yung cultural factor. So pwede natin yun i-consider as deviance. At panghuli ay danger o kung nagdudulot na ng panganib o pananakit ang isang individual. So halimbawa, minsan sinasabi niya gusto ko na magpakamatay or gusto kong saktan tong tao na to. So yun, pwede na rin natin siya makonsider na kailangan niya mag-seek ng professional help. Upang maiwasan ang mental stress, ugaliin kumain ng masustansyang pagkain at libangin ang sarili sa mga bagay na nakapagbibigay saya. Hindi rin umano masama ang makipag-usap sa kapamilya, kaibigan at maging sa mga profesional. Maging sa social media ay maaari na ring hanapin ang Facebook page ng Psychological Association of the Philippines upang makita ang listahan ng mga organisasyon na nagbibigay ng free psychological first aid. Sa Bulacan na nakapailalim sa umiiral na Enhanced Community Quarantine, inilunsad din ang online mental health awareness program upang mapanatiling malusog ang mental state ng mga Bulakenyo lalo na ngayong pandemya. Bukas din ang National Mental Health Crisis Hotline ng Department of Health para sa mga nais ng libreng konsultasyon o makakausap. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Top 5 Most Wanted ng dinalutihan arestado. At healthcare system pwedeng gawing accessible sa pamamagitan ng mga mobile clinic ayon kay Senator Ontiveros. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo na National Grid Corporation of the Philippines, Reliable Auto Service brought closer to you at the Clark Freeport Zone, Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing,
Collision Repair and Body Works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works, and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Konting paalala na lang at mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong may pandemya pa. Sana maniwala naman po kayo sa COVID. Pag po nangyari sa inyo yan, hindi na po natin may babalik. Kaya nakakalungkot din yung mga iba, sasabihin nila hindi daw totoo. Kasi gawa-gawa daw, hindi siya. Kasi marami na rin po kaming doctors na nurse, frontline na tinamaan. Yung tatlo, salubungin nyo dyan. Miss! Ah, Diyos ko, anong gagawin ko? Ibento ako ng gamot para sa mga masakit na hindi na tumatuling. Yung iniisip ko para dito sa lupain natin ang binarap pa natin sa mga ninuno. Natin! Nahinding ako nagkaroon ng boyfriend eh. Ang nanay na ang bahala. Ha? Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Napasakamay na ng mga otoridad ang top 5 most wanted ng dinalupihan Bataan. 2 taong nagtago sa Ilocos Sur ang suspect na nahaharap sa kasong panggagahasa sa isang babaeng may sakit sa pag-isip. Samantala, arestado din ang notorious drug suspect na umiikot umano sa Central Business District ng Subic Bay Freeport upang magbenta ng illegal na droga. Si Rangel Pawid ang may ulat. May karapatan nga kumuha ng abogado mo. At wala nga po kaya na yung gobyerno. Okay. Tara! Oh. April 23 nang madakip sa ikinasang manhunt operation ng PNP Dinalupihan, PNP Narvacan at CIDG ang 20 anyos na helper na si Brian Anthony Kito. Sa tapat ng isang fast food chain sa Narvacan, Ilocos Sur na abutan ng mga operatiba si Kito na top 5 most wanted ng dinalupihan Bataan. 2019 ang gasain umano ni Kito ang 20 anyos na babaeng may sakit sa pag-iisip sa barangay Happy Valley, dinalupihan Bataan. 2 taong nagtago sa Ilocos Sur ang suspect na ngayon nasa kustudiya na ng pulisya at nahaharap sa kasong rape. Samantala nitong linggo, timbog naman sa ikinasang entrapment operation ng PIDEA at PNP ang 53 years old na si Robert Balahadya. Naaktuhan ng suspect na nagbebenta ng pinaniniwalaang shabu sa gilid ng isang restaurant sa loob ng Subic Bay Freeport. Nakumpiska kay Balahadya ang 15-gram suspected shabu na may street value na aabot sa 97,500 pesos. Na-impound na rin ang isang van na gamit ng suspect sa paglalako ng hinihinalang ilegal na droga sa Central Business District ng Freeport. Tiniyak naman ng SBMA na kasabay ng kanilang pagbangon sa economic loss na dala ng pandemya ay ang paglilinis sa kalakaran ng ilegal na droga sa loob ng Freeport. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa nauusong bayanihan sa Pilipinas, maigi rin umanong pagtunan ng pansin ang halaga ng pagtatalaga ng mga mobile clinic sa kada komunidad sa bansa.
Ito ang mungkahi ni Senadora Risa Ontiveros kasabay ng lumalabas na report ng Philippine Statistics Authority at mga eksperto na nang dahil sa pandemya, hindi naagapan ang karamdaman ng mga Pilipino na takot lumabas para magpatingin sa doktor. Narito ang report. Hindi community pantry ang pinipilahan ng mga taga-barangay Turo dito sa bayan ng Magalang, Pampanga nang matsyempuhan ng CLTV News team ang isinasagawang mobile clinic. Ang senior citizen na si Lola Amparo Cunanan, matagal na raw hindi nakapagpapatingin sa doktor dahil sa pandemya. At kung sa usapin ng accessibility nila sa healthcare system ng gobyerno, ang dagdag na alalahanin sa halaga ng pamasahe dahil sa distansya ng lugar sa kabayanan ay problema rin nila. Yung ang layo ng ospital dito sa baryo, nasa liblib po kami. Malaking bagay po ito. May alta presyon si Lola Amparo at dahil sa naging madali ang access nito sa mobile clinic na may sariling laboratorio, ang kondisyon ni Lola masayang ibinahagi sa amin. Ngayon po malalaman ko na yung sa ECG ko. Ito ho, clear na ako. Si Lola Lolita Nikdaw, isang diabetic, halos isang taon na raw na hindi nakikita ang kanyang doktor. Inamin niya na nauuna ang takot sa COVID-19 kaysa sa sakit nito na kailangan ng regular na pagpapatingin sa doktor. Ay, nakakatakot nga eh. Baka maawaan kami ng COVID. Hindi lumabas, hindi kami lumalabas sa bahay. Sinabi ni Lola Lolita na tama lamang ang estratehiyang ito na gaya ng community pantry na nailalapit sa tao ang kanyang kailangan. Kami mga ano, matanda na, hindi na kami makauwang lumabas. Kaya buong puso lang kaming nagpapasalamat sa inyo. Bukod kina Lola, naging oportunidad din ito sa ilan na itaas ang kamalayan sa pagpapasigla ng kalusugan, lalo na ngayong pandemya. Ayon kay Irineo Bong Alvaro Jr., ang inisyatibang ito ay tinaguriang Healthy Pinas Mobile Clinic na pinasimulan ni Senadora Risa Ontiveros. At katuwang ang mga nasa private and business sector dito sa Pampanga, ang problema sa accessibility ng healthcare system ay mapupunan. Okay, nilo-launch natin ngayon itong isa sa mga project ni Senator Risa, yung Healthy Pinas, na mayroon siyang ugnayan sa amin sa kami yung nasa Bridges of Benevolent Initiative, so yung BBI Foundation na Midori Group of Companies. So nag-joint venture kami dito para nang sa ganun eh maging sustainable. Sinabi ni Alvaro na ang bayanihan na ito ay dapat maging prioridad din ng ilan upang ganap na maitawid ang atensyong medikal ng mga maralitang Pilipino. Parang preventive measure ito nang sa ganun malapatan ng lunas yung mga makikita, madidiskubre ng mga sakit. Ito'y kompleto. The bus is complete. It's with X-ray, ECG, blood chemistry, complete blood chem, ultrasound, at marami pang iba. Sa pag-arangkada nito sa Pampanga, bida ni Senadora Risa Ontiveros, isa itong panibagong mukha ng programang tutugon sa kailangan ng mga Pilipino, lalo na ngayong hindi lamang ang krisis sa pagkain ang pinagdadaanan ng maralitang Tagaytay at lungsod. So yung ganito pong mga mobile clinic ay kumbaga parang bayanihan on wheels. Kung yung community pantry sa pagkain, ito naman pong mobile clinic sa serbisyong pangkalusugan. Sinabi ni Ontiveros na ang serbisyong ito ay sinimulan muna sa Pampanga dahil sa uri ng quarantine classification na higit na maluwag kaysa sa National Capital Region. Dito muna sa Pampanga, sa labas po ng NCR Plus bubble, kung saan baka dahil sa pandemya, hindi masyadong napofocusan yung mga non-COVID health concerns. Tatagal ng isang linggo ang Healthy Pinas Mobile Clinic sa kada destinasyon ng komunidad. Kabilang sa mga iikutan ay ang mga bayan dito sa Pampanga. Nasa 300 pasyente ang kaya nitong isailalim sa ilang medical procedure gaya ng ECG, X-ray, blood chem at ilang konsultasyon sa kanilang volunteer doctors.
Sa programang ito, tiniyak naman umano nila na COVID-19 free ang mga uma-assisting healthcare workers na may advance na abiso na sa mga barangay na tinatarget na pagsilbihan. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Rivera nagbitiw na sa pwesto dahil sa kondisyong medikal. At San Fernando Metropolitan Cathedral Rector Reverend Father Roque pumanaw na. Magbabalik ng CLTV News. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ika'y lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya, maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap. Mga katrabaho na madalas makausap at makasama, mga establisimentong pinuntahan at pinagbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maa-aksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong. Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. Konting paalala na lang at mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong may pandemya pa. Sana maniwala naman po kayo sa COVID. Pag po nangyari sa inyo yan, hindi na po natin may babalik. Kaya nakakalungkot din yung mga iba, sasabihin nila hindi daw totoo. Kasi gawa-gawa daw, hindi siya. Kasi marami na rin po kaming doctors na nurse, frontline na tinamaan. Babalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Sa gitna ng COVID-19 surge sa Pampanga, nagbitiw sa kaniyang pwesto bilang OIC ng Provincial Health Office si Dr. Jose Antonio J. Rivera. Narito ang detalye. Hindi na si Dr. Jose Antonio J. Rivera ang pinuno ng Pampanga Provincial Health Office nang maabutan ng news team sa tanggapan ng Mabalacat City Annex sa Clark na ngayon nag-oopisina bilang consultant ng syudad. Ayon kay Dr. Rivera, sa medical niyang kondisyon ngayon, nabuhat sa operasyon ang health risk na sumalang sa trabaho ng isang PHO ang kanyang dahilan sa pagkalas sa gitna ng COVID-19 surge. Matagal nang on leave si Rivera dahil sa kalagayang medical at nito lamang umanong April 20 ay tuluyan na siyang nagbitiw sa pwesto. Si Rivera ang dating pumalit sa dating provincial health officer na si Dr. Mar na nasawi naman noong Marso ng nakaraang taon dahil sa COVID-19. I had a diagnosis of ascending cholangitis. No, medyo nanilaw ako yung bato ko sa gallbladder ay nagbara. And it had some complications, no? And it's not a simple gallbladder surgery. So, medyo talagang
nagkailangan ko magpahinga. Naunawaan naman umano siya ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa kanyang kondisyon. Lalo na't ang trabaho ng isang provincial health officer ay hindi lamang administrative, kundi sa pangkalahatang programang pangkalusugan na kailangang tugunan nito. We all know that the governor is always hitting the ground running, no? So if you put all of that at this time, medyo I will be shortchanging the province of Pampanga kung I will still remain as PHO, no? Kasalukuyang OIC ngayon ng PHO ng Pampanga si Dr. Sinon Ponce. Sinabi ni Rivera na maayos naman ang kanilang turnover ng opisyal. Inusisa naman namin kay Dr. Rivera ang iniwang posisyon sa gitna ng kalagayang may COVID-19 surge. Ang COVID-19 surge sa Pampanga ay inasahan, ngunit kailangan lamang umanong tapatan ng preparasyon. What went wrong? Maybe the natural timeline, or as we call in our medical parlance, it's the natural history of the virus, no? Ano bang sabi sa iba? Sabi nga nung iba mga specialists, it's going to be like a seasonal thing, no? Sabi nung iba, every 6 to 9 months expect, no? Para siyang flu season. So maybe we should, this is just my personal opinion, maybe they should look at the virus as a seasonal, no? That they will expect surges time and time again. It's just a matter of really preparing. Ang posisyon ng probinsya ng Pampanga na napagigitnaan ng tinaguriang Ground Zero o ng NCR Plus at ng mga probinsya sa Northern Luzon na uwian ng mga manggagawa ay nakikita umanong sanhi ng COVID-19 surge sa lalawigan. Samantala, sinabi ni Rivera na sa pagkalas niya bilang OIC ng Provincial Health Office ay hindi naman umanong mangangahulugan na hindi na siya kaisa ng mga frontliner ng lalawigan na naging katuwang nito ng halos isang taon sa paglaban sa COVID-19. Ang pagiging consultant niya ngayon sa highly urbanized city o ng Mabalacat ay kakatawan sa nasimulang estratehiya na paano balansihin ang pagbubukas ng ekonomiya at kondisyon ng healthcare system ng lungsod na bahagi rin umano ng lalawigan. Paolo G. Santos, CLTV News. Malungkot na balita, pumanaw na ngayong 26 ng Abril si Reverend Father Marius Roque, ang rektor ng Metropolitan Cathedral of San Fernando, Pampanga sa edad na 58. Ito ay inanunsyo sa publiko sa pamagitan ng Metropolitan Cathedral of San Fernando Facebook page. Si Father Roque ay nagsilbi rin sa Santo Niño Parish sa siyudad ng San Fernando at sa San Matias Parish, Santo Tomas, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa kadagdagan pang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung ayos nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official, at ang website www.cltv36.tv. Kasama ang buong kwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Fizon. Maraming salamat. Magandang gabi. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies